Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 122. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi dito ngay. Napahanga nga itong si Rukawa dahil sa pinakitang mind game nitong Sakuragi. Nung mabasag nga niya at i-counter ang triple threat ng kuponan ng Alexander Dawson High. Ngunit dito ngay, linabas nga nitong si Troy ang isang napakagandang play na tinatawag nilang apat na banta. Sapagkat ang naging banta nga sa loob ay ang tatlong magkakapatid at itong si Toshiba. Kaya naman dito ngay, napangising nga itong si Coach Alex nung matagumpay nga nilang naisagawa ang plano na ito. Ha! Ang apat na banta! Napakahusay talaga! Ang pag-iisip ko bilang coach ay hindi matatawaran. Sige na, magyayabang na ako total. Nandito din lang naman tayo. Tignan nyo, ang lahat ng tao ay napangisi at patulala dulot nga ng binigay kong play na apat na banta. Ngunit mamaya, handa nyo ang sarili nyo. Pag naging crucial ang larong ito, gagawin namin ang limang banta. Handa nyo. Once na tumungtong na tayo sa pagkakataon na kailangan ng makapuntos, ay sisiguraduhin namin. Kaya isa lang ang ibig sabihin ng larong ito: win-win situation para sa amin. Wika nga nitong si Coach Alex Dawson. Kaya naman dito'y itong mga tao ay labis na panganga dahil sa napakagandang play na ito. Tignan nyo, solid nga ang play na binigay nitong si Coach Alex sa kanyang mga malalaro. Ang apat na banta ay nakakahanga. Maski yung tatlong banta nga rin eh, nakakahanga, ngunit ito ang nagpahanga sa amin. Ang apat na banta na hindi kayang bantayan ng ninuman. Nakakahanga talaga itong matandang tuno. Sobrang solid mag-isip. Tila ba isang champion sa patalinuhan? Wika nga nitong mga tao. Samantalang dito ngay, itong si Coach Ansay ay naririnig nga ang lahat ng ito. Kaya naman dito ngay, nagwika nga siya. Lahat ng papuri ay naukuha nitong si Coach Alex na to, dulot nga ng kanyang napakagandang pamumuno at napakagandang play na ginagawa. Ngunit wag na wag kayong pakampante. Meron din kaming ilalabas. Wika nitong si Coach Ansay. Samantalang dito ngay, mabalik na nga tayo sa loob ng court. At dahil nga nakashoot ang kuponan ng Alexander Dawson High, ay bola na ulit ng Shohoku. At dito ngay, hawak-hawak na nga nitong si Miyagi ang bola. Sabay nagwikang tip! Nagawa nila ang apat na banta at mahirap ito bantayan. Ngunit dito ngay, ilalabas rin natin ang isang play na tinuro ni Coach Ansay. Hindi pwedeng ganito.
hindi pwedeng papatalo ang ating coach sa pagandahan ng play. Wika nga nitong si Miyagi dito nga nagsalita itong si Coach Ansay na pabulong at labis na nagulat. Miyagi, huwag mong sabihin, gagawin mo ang isa sa ating alas. Sige, kung ganun ang paraan nyo para makapunto, sige, gawin nyo ng maayos upang hindi mapahiya ang buong suhu ko, lalo na ako. Wika nitong si Coach Ansay at dito nga ay nagwika nga itong si Aya ko. Coach, mukhang gagawin nila ang isang play, ang sure ball play na tinatawag mo, ang di kayang gwardyan ng ninuman sa unang beses pa lang na makita. Malabong ma-check ang play na to, kaya sige, gawin mo na, Miyagi. Wika nitong si Aya ko dito nga ay itong si Miyagi ay tinaas nga ang kanyang kamay sa binagwikang Shuhuku, sure ball play, tara na, execute natin to ng mabuti. Wika nitong si Miyagi, kaya naman dito nga ay nagdi-dribble nga lang siya ng bola sa harap at dito'y biglang ang tumakbo itong si Rokawa papasok. At itong si Miyagi ay dali-daling inataki ang ring. At pagpasok nga ni Miyagi sa loob ay dali-daling iniskrinan nitong si Rokawa ang bantay nitong si Miyagi. Kaya naman dito nga'y nagwika nga itong si Mr. Smith. Ang play na tinuro mo, Coach Ansay, ay mukhang gumagana. Ang screen ng bawat isa ay tumatalab. Tignan mo, nalibre na si Rokawa sa baba, ngunit hindi naman siya talaga ang tunay na papasahan dito. Dikoy lamang ang kanyang libre upang mag-compress ang depensa gaya ng nasa plano. Wika nitong si Mr. Smith at dito nga'y bigla ang nalibre itong si Rokawa sa labas at dito'y dali-daling pinasa ang bola sa kanya. Kaya naman dito nga'y dali-dali nga rin nag-compress ang depensa na kupunan ng Alexander Dawson ng biglang kumagat sa plano ang lahat. Mahusay, nagawa natin ng maayos, Mitsui, tapusin mo na. Wika nitong Sakuragi na alam nga ang play na to, kaya naman dito nga'y dali-daling pinasa kay Sakuragi ang bola. At itong Sakuragi ay dali-daling inataki ang loob. Ako naman ngayon ang tatapos para sa isang slam dunk. Wika nga nitong Sakuragi dito sa pag-angat nga niya, mas lalong nag-compress ang depensa ng Alexander Dawson High. Kaya naman dito nga'y isang kick out pass nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Mr. MVP Hisashi Mitsui. At dito nga'y itong si Mitsui ay hawak-hawak na nga ang bola na sobrang libre na nga, mas libre pa sa libre. Kaya naman dito nga'y nagyabang na nga siya. Ha! Ang sure ball ay gumana. Ang play ni Coach Ansay na hindi kayang bantayan. Inaakala siguro ng Alexander Dawson ay wala tayong putahe na ilalabas. Naglabas na kayo ng dalawang putahe. Ngunit eto pa lang ang amin, kaya humanda kayo. Maraming putahing linuto ang matandang si Ansay. Wika nitong si Mitsui sabay pumukol ng isang tres at dito nga'y bang! Pasok nga ang tres ni Mitsui. Kaya naman dito nga'y napasigaw nga itong si Akagi sa sobrang saya. Nice one! Gumana ang sure ball play. Napakahusay. Hindi mga manlalaro ang mahusay dyan sapagkat dalawang coach na ang naglalaban dito at pagandahan na lang ng play. Bahala na lang itong mga manlalaro na mag-execute, ngunit dito ay mahusay mga shuhuku. Nagawa nyo ng maayos. Wika nitong si Akagi, samantalang itong mga tao na meron nga rin kaalaman sa larong basketball ay nagwika. Ibang klase, no? Ang play ng shuhuku, ang sure ball play, ay mahirap bantayan. Lalong-lalo at nalilibre itong number 11 at mas limalilibre pa itong number 10. Ngunit sila lang pala ang magsisilbing decoy dito sapagkat ang shooter nila ang natapos sa play na to. Nakakahanga ang play na to, ngunit
ang apat na banta ng kupura ng Alexander Dawson ay nakakahanga rin kaya. Isa lang ang tinitiyak ko sa larong ito, labasan ng gulang at patalinuhan ng coach. Wika ng mga tao, sino kaya ang mananaig sa larong ito? Abangan natin na susunod na bahagi.